maraming misteryo ang bumabalot sa mundo. Maraming kababalaghan ang hindi mabigyan ng paliwanag. Ito ang kwento ng isa sa haunted na lugar sa Baguio City. Ang The Baguio City Teachers Camp, o mas kilala sa tawag na Teachers Camp. Gusto mo bang malaman ang kwento nito? Tara, simulan na natin. Ang Teachers Camp ay itinatag noong December 11, 1907 ni Governor William Pak sa isang lugar noon may katawagang Oring Aw para sa mga gurong Amerikano at Pilipino. Ang plano ng camp ay ginawa ni W. Morgan Schuster, kalihim ng Bureau of Public Instruction, noong January 18, 1908. Sa mga unang taon nito, tolda ang mga ginagamit para sa mga classroom, kusina, kainan at mga imbakan. Binuksan ang Teachers Camp bilang sentro ng pagsasanay ng mga guro. Dito din kumukuha ng espesyal na kurso sa edukasyon ang mga teacher sa Pilipinas. Dating nagkampo ang PMA o Philippine Military Academy noong 1936 sa lugar na ito dahil sa inaasahang pagtaas ng bilang ng mga membro ng Cadet Corps na natili ang PMA sa Teachers Camp mula June 15, 1936 hanggang December 12, 1941 nang sumiklab ang World War II. Sa panahon ng pananakop ng mga Apones sa Pilipinas, ginamit nila ang Teachers Camp bilang hospital mula 1942 hanggang 1945. Naiwan naman itong napinsala pagkatapos ng digmaan. Dahil nga ginamit ito bilang kampo at hospital noong digmaan, hindi na nakakapagtaka na makarinig ng kwentong kababalaghan sa lugar na ito. Sa aking pananaliksik, nakita ko ang mga liham ng mga taong personal na nakaranas sa lugar na ito. Babasahin ko na lang para sa inyo. Ang unang liham ay tatawagin na lang natin liham ni David. Naalala ko, nung nag-stay kami dito during summer youth camp last April 2008, dumating kami sa Roasol around 2 AM galing Manila. While waiting sa teacher namin na kumuha ng susi para sa mga magiging kwarto namin, biglang tumunog yung lumang piano sa mismong gitna ng hallway. Tapos, yung alam mong walang tao sa labas ng room nyo, pero lagi kang makakarinig ng mga naglalakad at kakatok sa pinto. Tapos pati sa bintana, may kakatok. Nasa second floor naman yung kwarto namin. That was the creepiest things I have encountered in Teachers Camp. Ang ikalawang liham ay itatago na lang natin sa pangalang Mary. That time, nag-stay kami sa Teachers Camp for preparation ng game namin sa International Pencaksilat. Lahat kami ng teammate ko maagang natutulog dahil maaga ang training kinabukasan. Nagising ako ng 12 o'clock that night. Tas lumabas ako mag-isa ng kwarto. May natanaw ako na babae. Akala ko ay isang ka-teammate ko na si Ate Jenny. That days pabiyahe-biyahe pa siya pa Manila dahil nag-a-apply siya ng pagpupulis. Kaya hindi ko na siya in-approach. Dumiretso ako sa CR kasi ing-ingi na ako. At pagbalik ko, nawala ang babae sa main door. Biglang taas ng balayibo ko, pumasok na lang ako. Nakadama ako ng takot at nagtalukbong ng kumot pero hindi agad ako nakatulog. Kinabukasan ay tinanong ko si Ate Jenny pero maaga daw siyang natulog. Natakot ako pero hindi ko na inopen sa kanila para hindi sila matakot. Sumunod na gabi, nakatulog ako sa sobrang pagod sa training. Mas nauna ako sa kanila. Sabi ng mga ka-teammate ko na nakapansin, nagsasalita daw ako nang hindi maintindihan ang salita at binabanggit pa ang paulit-ulit
na pangalan na Elena. Kinabukasan, tinanong nila ako kung may kakilala ba daw ako na Elena. Dahil akala nila bago kong kakilala dun sa lugar. Masyado daw kasi akong friendly. Nagtaka ako. Sabi ko, wala. Tas dun na ako lalong natakot. Baka siya yung babaeng nakita ko sa main door nang tinutuluyan namin. Nagpatuloy na lang ako magdasal at magdasal. Ang ikatlong Liam ay tatawagin natin na Liam ni Brenda. Dito ako nag-review para sa NMAT review. Tanghali yun, maganda kasi yung view sa harap ng NEAP building. So I took a photo. Hindi ko na na-view yung photos that day. Siguro after 3 days, saka ko lang nakalkal yung phone ko. And there, may nakita ko sa isang photo na dalawang matanda na nakatayo sa bintana. Kala ko parang wala lang. Pero nung titigan ko na ng close up, meron talaga. From that day, I never took a photo again. Hanggang matapos yung review ko doon. Ang Liam na to ay tatawagin na lang natin na Liam ni Melvin. Isa pa tong teachers camp na to. Grabe, kababalagan dinala sa amin ng mga kapatid ng ex ko. Pagdating na pagdating namin sa bahay na nirent namin, napaka-creepy. Yung mga kama pa, akala mo nasa sinaunang panahon ka. So ayun nga, picture-picture, hanggang sa nakita namin na walang ulo yung anak ng kuya ng ex ko. Hala, muntik kaming mapabalik ng Maynila. Ang sunod na Liam ay tatago natin sa pangalang Jason. Sobrang nakakatakot yung experience namin dito. Anim sa mga klase ko nung college ang sinapian sa lugar na to. Year 2008 yata yun nung field trip namin, mga civil engineering students. Pagpasok pa lang ng lobby, sobrang nakakapagtaka na dahil wala man lang katao-tao sa lugar. At pagkakita ko ng kwarto, nakakakilabot din agad dahil puro puting tela, bedsheet, pillowcase, kurtina. As in, iba yung pakiramdam sa kwarto. Nung pumasok ako sa CR para magilamos, nakaramdam ako ng kakaiba. Pakiramdam ko talaga may kasama ako. Kaya dali-dali kong sinubukang buksan yung pinto ng CR para makalabas. Pero sa taranta ko din siguro at basa yung kamay ko, di ko mabuksan yung pinto. Kaya sumigaw na lang ako at kinalampag yung pinto. Kaya't napagbuksan ako ng mga kasama ko. Bago matulog, dahil unang gabi namin sa Baguio, nagkayayaan ang mga magkakaibigan na mag-inuman. So ayun, bumili sila ng alak sa labas. Sobrang saya namin at sobrang ingay. 5 kwarto yata yung na-occupy naming lahat. Halos kada kwarto may inuman. Pero yung sa kwarto namin yung pinakamadaming nagiinom. Habang nagiinom, minsan nadayo pa kami sa ibang kwarto. At ganun din naman sila. Natapos ang inuman mga bandang 2:30 AM na siguro nun. At doon na nagsimula ang katatakutan. Siguro ay 30 minutes pa lang kaming nakakatulog nun nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng kwarto namin. Tila ba galit na galit. Pagbukas namin ng pinto ay kaklase pala namin at sinabing grabe kayo. Nagkakagulo na kami. Wala man lang kayong pakialam. Nagulat kaming lahat sa kwarto. Kaya lumabas kami. Pagpunta namin sa hallway, doon na namin narinig ang mga sigawan ng iba naming kaklase na tila ba takot na takot. Pagkasilip ko pa lang ng kwarto ay nakita ko agad yung isa sa kaklase namin na nakaiga, nakaangat yung parteng dibdib niya sa kama at nagsisigaw
Paulit-ulit niyang sinasabi, iba yung boses niya. Boses ng matandang lalaki. Umalis kayong lahat. Dito, ginagambala niyo kami. Sobrang lakas niya. Apat sa amin yung pumipigil sa kanya. At yung iba naman ay nakamasid lang. Pagkatapos ng 10 minuto, naimasmasan din siya. Kaya, apat na lang kaming naiwan sa kwarto. At yung iba ay nagro-rosary na lamang sa labi. Habang nasa kwarto kami, pinainom namin siya ng tubig para ma-relax. Subalit, pagkatapos niya uminom ng tubig, bigla na lamang siyang nagpumiglas. Hinawakan ulit namin siya sa kamay at paa. Nagulat kami nang bigla siyang tumawa at nagsalita, kawawa naman ang kaibigan nyo. Sinasaktan nyo siya. Habang nangyayari yung mga bagay na yun, nagtawag ulit kami ng ibang kasamahan para tumulong. Maya-maya pa, may isang grupo pa sa mga klase ko ang nalabas ng ibang kwarto. Binubuhat nila yung isang classmate namin na babae. Sinasapian din, nangangagat daw at nangangalmot. Mas brutal yung sumapi doon sa babae. Sobrang nagkaagulo na kami noon. Sumali ako doon sa mga nagro-rosary sa lobby. Habang nagro-rosary kami, yung si Jobert, yung pinakamalaki sa amin, ay bigla na lang sinabing nang lalambot daw siya. Tapos ayun, bigla na lang din siyang nangisay at tumiga sa sahig. Pero saglit lang siyang sinapian. Nung naimasmasa na siya, sinabi niya sa amin na ang gugulo daw kasi namin kaya nagagalit yung mga multo. Habang tuloy pa din yung rosary sa labi, may tinatawag yung sinasapian namin kaklase sa kwarto. Tinatawag niya si Branya. Paulit-ulit yung sigaw niya, Branya, Branya, pumunta ka dito. Ayaw magpakita ni Branya dun sa kwarto. Pero pinilit namin siya. Pagkasilip niya sa kwarto, biglang nagalit yung kaklase kong sinasapian at sinabing, Branya, huwag mo sabihing hindi mo kami nakita. Nagulat kami sa sinabi niya. Mamaya ako ipapaliwanag kung bakit sinabi nung multo yun. Ituloy na natin. Sa sobrang galit ng mga multo sa teachers camp, wala na kaming nagawa kundi ang mag-impake lahat at lumabas. Sa kalsada kami nag-stay. Yung mga klase naming sinapian nakahiga lang sa kalsada nang biglang umupo yung isa na parang bata at biglang kumanta ng boses bata. Grabe, sobrang nakakakilabot. Maya-maya pa, yung isang kaklase ko ay bigla na lang nakatulala habang nakatingin sa teacher's camp. Tulungan daw namin siya. Tinanong namin kung bakit. Habang nakatingin siya sa teacher's camp, may naglalakad daw papalapit sa amin. Nakaputing babae na may bit-bit na aso. Pero wala namang kaming nakikita. Habang natagal ay napapaluwa na siya dahil papalapit daw ng papalapit. Pumunta kami dun sa malapit na building sa teacher's camp. May nakita kaming guard. Kinuwento namin yung nangyari. Ang nasabi lang niya, sino ba naman ang hindi magagalit sa inyo? Madaling araw na. Sobrang iingay nyo pa. Parang normal lang sa kanila yung nangyari sa amin. Wala kaming choice kaya umalis na lang ulit kami. At nakahanap naman kami ng police station. At doon na kami nagpaumaga. Wala kaming tulog lahat. Kinabukasan na din yun. Umuwi na din kami sa Manila. Wala na din gana lahat. Yung mga sinapian sa amin, mga tulala na lang at wala din gana. Nung nasa Manila na kami, doon na lang namin nalaman na pagbaba pa lang daw namin ng bus, nakita na ni Branya yung isang pamilya nang multo sa labas ng teacher's camp na tila ba nag-welcome sa amin. Ang kinagalit pala nung mga multo ay hindi man lang daw nagbigay ng warning sa amin si Branya, kung kaya't nagambala pa sila sa ingay namin. After 2 days yata nung mangyari yun, nag-message sa aming lahat yung teacher namin. Wala daw munang klase dahil may kailangan pag-usapan. Nagbigay sila ng lugar ng meeting place sa Bito Cruz. Pagkadating ko dun, nakwento ng mga klase ko na yung babae naming kaklase na sinapian ay nagbalak daw magsimba kasama yung pamilya niya. Pero bago makapasok ng simbahan ay nagwala na yung babae at parang sinapian ulit. Yung isang kaklase naman naming lalaking sinapian
ay kasama namin. Pinunta namin siya sa albularyo. Dinasalan siya. Pagkalabas niya nung bahay ng albularyo ay bigla siyang naimatay. Sabi ng albularyo ay umalis na daw yung kaluluwa. Kinabukasan, kinuwento ko lahat ng nangyari sa amin sa Baguio sa best friend ko. 10:30 PM siguro nung natapos ako magkwento at umuwi sa bahay. Mga bandang 5 AM, text siya ng text at may kailangan daw kaming pag-usapan. Kinutuban na ako nun na may kinalaman sa multo. Pagdating ko sa kanila ng 7 AM, nakita ko agad yung kapatid niyang babae na may suot na rosary. Yung isang lalaki naman ay bumungad kaagad sa akin. Grabe ka mon, nagdala ka pa dito. Gulat na gulat ako noon. Nakwento nila sa akin na bandang 3 AM daw, habang natutulog yung kapatid niyang babae ay biglang naalimpungatan at pagmulat ng mata niya ay may nakatingin sa kanyang babae at nakaputi. Iniisip nila na galing pa sa Baguio yung multo at sumunod sa akin. Kaya naman pagka-uwi ko ay di talaga maalis sa isip ko na baka mamaya ay sumunod ulit pabalik sa akin yung multo. 2 months siguro akong paranoid noon, pero buti na din nakarecover kaming lahat. Ilan lang yan sa nakakilabot na kwento sa Teachers Camp. Ikaw, may experience ka ba sa Teachers Camp? Pakicomment naman sa baba ng video na ito. Pakisubscribe na rin ng channel kung nag-enjoy ka sa pakikinig.